Sa atin pa ring top story, nakahanda ang Armed Forces of the Philippines sa EFP na magpadala ng dagdag na puwersa at kagamitan sa Benham Rice kung kinakailangan. Bukod sa territorial defense, nakatuon din ang AFP sa internal defense sa harap na rin ng nagpapatuloy o pagpapatuloy ng naudlot na peace talks ng gobyerno sa CPP-NDF-NPA. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Kasunod ito ng umano'y presensya doon ng China na nagsasagawa ng research na nauna ng inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na may pahintulot niya patungkol sa mga dapat gawin sa usapin ng Benham Rice. Sa harap nito, patuloy naman na minumonitor ng AFP ang aktibidad ng China sa lugar. Nakahanda rin umanong militar na mag-deploy ng karagdagang puwersa at kagamitan sa lugar kung kinakailangan. Ang ating pong mandato ay maliwanag sa saligang batas. Tayo po ay kinakailangan maging tigaprotekta ng ating taong bayan, ng ating mga kababayan sa lahat ng kapuluan. At tayo rin po ang pinag-atasan ayon sa saligang batas na maging tagapagbantay ng ating territorial integrity at ng ating sovereignty. Bukod sa territorial defense, nakatuon din ngayon ng AFP sa internal defense, lalo't balik na sa peace negotiation ang gobyerno at ang CPP-NPA-NDF. Sa harap nito, wala umanong plano ang AFP na ihinto ang kanilang operasyon laban sa NPA, lalo't wala pang formal na kasunduan ukol sa bilateral ceasefire. Guarantee the responsibility of each party, magkakaroon ng accountability doon na pag may lumalabag sa kabilang panig, meron tayong masusunod na mekanismo na maaring sundan. Muli namang iginit ng AFP na hindi sila sangayon sa panukala ng mga kaliwang grupo na i-pull out ang kanilang mga sundalo sa field. Pangunahin daw kasing mandato ng AFP na protektahan ang mga mamamayan. Wala hong pwedeng mangyaring pull out dahil nakalagay po sa saligang batas, maliwanag po dyan, na responsibilidad po ng ating pamahalaan na pangalagaan at protektahan ng ating mga taong bayan. Wala pong ibang grupo na kinakailangan magdala ng armas. Kaya kung sino man po ang nagdadala ng armas dyan, nakasalubong po ang kapulisan o kasundaluhan, illegal po yan. Patuloy din umanong nakasuporta ang AFP sa mga isinasagawang development project ng gobyerno, partikular na sa agrikultura at ang pagsasagawa ng mga kalsada sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25.